Pansin mo ba na sobrang bigat ang Agosto sa'yo? Huwag ka mag-alala. Ilang tulog na lang at September na. Baka nga pag napanood mo ang videong ito ay September na. Pero wait, bago ka magsaya, dapat mo munang gawin ang mga gabay na sasabihin ko para iwan na ang anumang kabigatan dulot ng Agosto. Yan ang ating aalamin dito lang sa channel na kung positibo ka sa lahat ng bagay at may diskarte ka sa buhay, ikaw ay swerte-swerte. Siya si Rian, pwede mong kaibigan. Lagi masaya at malawak ang isipan. Kaya maiibigan mo ang nilalaman ng kanyang mga adiyang may maswerteng araw mga frenny. Isa ba kayo sa mga nakaranas ng hindi magandang alignment ng Agosto? Marahil ang iba sa inyo ay nagkasakit. Sumama ang pakiramdam, ang iba naman ay nagkaproblema. Yung mapapaisip ko na lang na bakit kaya? Bakit sobrang bigat ngayon ng Agosto sa'yo? Frenny, hindi ka nag-iisa. Dahil bukod kasi sa ghost month nung Agosto ay siya din naman alignment ng Saturn o tinatawag na Saturnian. Kaya almost lahat ng tao ay nakaranas ng medyo hindi pagsang-ayon ng bawat sitwasyon sa mga nagdaang araw ng Agosto. Kaya naman narito ang gabay na dapat gawin ninyo sa first week ng September o kung kailan mo mapapanood ang videong araling ito. Number 1, kunin mo ang kalendaryo ng Agosto. Punitin at sunugin. Ito ay para mawala ang anumang negatibong emosyon na nasa tahanan nyo dulot ng buwan ng Agosto. Ipinapayo ko na sunugin agad sa labas ng tahanan nyo. Siyempre habang sinusunog ay siyang pagbulong sa hangin ng kaayusan ng pamumuhay at huwag nang maulit pa ang anumang negative vibration na nangyari nung nakalipas na buwan. Number 2, ipinapayo ko ang paliligo ng may asin. Mahalaga yan para sa lahat. Hugasan din ang kamay ng tubig na may asin. Pagkatapos ay insensohan ang buong kabahayan ninyo, maging ang buong kagamitan. Sa pag-iinsenso, mainam kung nakabukas lahat ng bintana or pintuan nyo. Number 3, lemon sa main door. Ipinapayo ko po ang pagsabit ng kahit isang lemon sa inyong main door sa front door. Ito ay simbolo ng swerte, simbolo ng new beginning, good start, kumbaga, marerefresh ang buong kabahayan sa anumang negatibong enerhiya. Mariremove kasi nito ang mga nagdaang kamalasan. Number 4, green candle. Mga frenny, ang tinutukoy ko dito yung green na kandila na malaki at makapal ha. Kailangan mong sindihan ang kandila araw-araw hanggang sa maubos ito. Green na kandila represents positivity, luck, and good fortune. Kahit at least 3 to 5 minutes a day basta masindihan mo. Tell your wish sa apoy at ulitin kapag iihipan ang kandila. Number 5, sa puting papel, sulatan ito ng 777. Pagkatapos itupi, pero bago tupihin, lagyan ito ng paper bill. Pwedeng 20, 50, 100, etc. After that, ilagay sa ilalim ng unan. Aalisin yan after 7 days at uulitin. Trust me, akala nyo simple lang ito pero epektibo ito na umakit ng swerte sa buhay, focus at good mood para mas magawa mo ng maayos ang mga goal mo sa buhay o nais mong gawin. Number 6, anointing oil. Ito ay para lang sa mga nakabili ng aking anointing oil, ang pampaswerte oil. Mainam kada umaga ay magpatak ng isang patak sa pulso ninyo, sa kamay ninyo, and rub ng dalawang kamay. Huwag tatamaran ang anointing oil. Araw-araw dapat yan nagawin. Now naman, para ma-refresh ang anumang negative energy dulot ng Agosto sa inyo, kailangan mong gawin ito. Kumuha ka ng isang balde ng tubig, lagyan ng 3 kutsarang asin. Then patakan ng anointing oil ng Moment by Rian, 8 patak, haluin at iyan ang magsisilbing cleanser mo sa bahay nyo. Pwede mong gawin ay ilagay ito sa mismong front door mo. Mas mainam kung nasisikatan ng araw. Good for one day lang yan mga frenny. Within 24 hours, mahihigop ang anumang negative vibration sa tahanan at sa mga papasok sa tahanan nyo. Pwede din naman ipanglinis ng bintana at pintuan dahil ang pintuan at mga bintana ang siyang main entrance ng anumang vibration at energy na papasok sa inyong tahanan. Number 7, bay leaves or cinnamon stick. Kahit ano dyan sa dalawa, every first week of the month itong ginagawa. Applicable ito ngayong September. Isulat lamang sa bay leaves or sa cinnamon ang wish at sunugin sa front door. Papataas sa hangin, okay? Ang ash dapat iiihip sa hangin. Good start at reset ang simbolo ng ganitong gawain. Ugaliin natin magdasal ng taimtim dahil yan ang pinakamabisang sandata sa lahat. Samahan ng sipag at diskarte para ang buhay
ay swerte, swerte. Hanggang sa muling aralin, salamat sa pakikinig. Ingat! Kaya subscribe na para sa knowledge na sadyang blessing, tapos may pa-giveaway pa. Pakiclick na lang ng bell para agad din malalaman mo kung paano kaganda ang iyong kapalaran. Oh.